Ang mabuting balita para sa Linggo, Marso 27, ikaapat na linggo ng apat na pung araw na paghahanda. Lucas Kabanata 15, talata 1 hanggang 3, 11 hanggang 32. Lumapit kay Jesus ang lahat ng kolektor ng buwis at mga makasalanan para makinig. Kaya nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at mga guro ng batas. Tinatanggap niyan ang mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya sinabi ni Jesus ang talinhagang ito sa kanila. May isang taong may dalawang anak na lalaki. Sinabi ng bunso sa kaniyang ama, "Itay, ibigay na ninyo sa akin ang parte ko sa mana." At hinati sa kanila ng ama ang ari-arian. Pagkaraan ng ilang araw, tinipon ng bunsong anak ang lahat ng kanya at naglakbay sa malayong lupain. Doon niya winaldas ang sa kanya sa maluwag na pamumuhay. Nang maubos na ang lahat sa kanya, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon at nagsimula siyang maghikahos. Kaya pumunta siya at namasukan sa isang tagaroon at inutusan siyang mag-alaga ng mga baboy sa bukid nito. At gusto sana niyang punuin kahit na ang ng kaning baboy ang kaniyang tiyan, pero wala namang magbigay sa kanya. Noon siya natauhan at nag-isip, "Gaano karaming arawan sa bahay ng aking ama na labis-labis ang pagkain at namamatay naman ako dito sa gutom? Titindig ako, pupunta sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, 'Itay, nagkasala ako laban sa langit at sa harap mo. Hindi na ako karapat dapat pang tawaging anak mo. Ituring mo na akong isa sa iyong mga arawan.'" Kaya tumindig siya papunta sa kanyang ama. Malayo pa siya nang matanaw ng kanyang ama at naawa ito. Patakbo nitong sinalubong ang anak. Niyakap at hinalikan. Sinabi sa kanya ng anak, "Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa harap mo. Hindi na ako karapat dapat pang tawaging anak mo." Pero sinabi ng ama sa kanyang mga utusan, "Madali, dalhin ninyo ang dati niyang damit at ibihis sa kanya. Suotan ninyo ng singsing ang kanyang daliri at ng sapatos ang kanyang mga paa. Dalhin at katayin ang pinatabang guya. Kumain tayo at magsaya, sapagkat namatay na ang anak kong ito at nabuhay, nawala at natagpuan." At nagsimula silang magdiwang. Nasa bukid noon ang panganay na anak. Nang pauwi na siya at malapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga utusan at tinanong kung ano ang nangyari. Sinabi nito sa kanya, "Nagbalik ang kapatid mo, kaya ipinapatay ng iyong ama ang pinatabang guya dahil nabawi niya siyang buhay at di na ano." Nagalit ang panganay at ayaw pumasok, kaya lumabas ang ama at nakiusap sa kanya. Sumagot naman siya sa ama, "Maraming taon na akong nagsisilbi sa inyo at kailanmay di ko nilabag ang inyong mga utos, pero kailanmay di ninyo ako binigyan ng kahit na isang kambing na pagpipiestahan namin ang aking mga kabarkada. Ngunit dumating lamang ang anak ninyong ito na lumustay sa inyong kayamanan sa mga babaeng bayaran
at ipinapatay at ipinakatay pa ninyo ang pinatabang guya. Sinabi sa kanya ng ama, Anak, lagi kitang kasama at sa iyo rin ang lahat ng akin. Pero dapat lamang na magdiwang at magsaya dahil namatay na ang kapatid mo at nabuhay, nawala at natagpuan. Ang mabuting balita ng Panginoon.